Good evening po sa inyong lahat na nakikinig sa radyo at nanonood via FB Live. At ganoon na rin po sa mga nanonood sa aking YouTube channel. Welcome po muli to our weekly program, Silver Lining. Dito lang sa nag-iisang Christian radio sa Baguio, DWLY 97.5 Cool FM. Salamat po sa pagsusubaybay at pakikinig sa ating weekly devotional. Kung nakaligtaan niyo po ang ating episode noong nakaraang Thursday na sa Silver Lining YouTube channel po ang lahat ng ating mga episodes. Mag-thumbs up, i-share at mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel. Libre po ang mag-subscribe. Last week, napag-usapan po natin ang Jesus worldview. Kung naka-align ba ang ating worldview sa worldview ni Jesus? Kung magkaroon po tayo ng biblical worldview, maraming positive na bagay ang mangyayari sa ating buhay. Kaya naman, nag-share ako ng some ways that can change our worldview that could improve and better our life. Nag-share din po ako ng examples at relevant verses tungkol dito. Last Friday, dumano po kami ng aking pamilya ng isang birthday party at napakarami akong napag-isipan tungkol sa pagse-celebrate ng birthday. Naisip ko, bakit kaya tayo nagse-celebrate? Ano kaya ang significance ng pagse-celebrate nito? At ano ang sinasabi ng Bible tungkol dito? As we all know, malapit na naman po ang Pasko. 62 days na lang, Christmas Eve na. Ang Pasko ay season na kung saan tayo ay nagse-celebrate ng kapanganakan ng ating Panginoong si Jesus. Anong ibig sabihin ng Pasko para sa atin? Mahabang usapan po yan. Kaya pag-usapan po natin ang tungkol sa Pasko sa susunod na mga episodes, siguro sa December. Bakit tayo nagse-celebrate ng birthday? Yun ang tanong. Ang pagdiriwang ng ating kaarawan o ng ating birthday ay isang cultural na tradisyon that has evolved over time and it is widely practiced today. Ano ba ang sinasabi ng Bible tungkol dito? The Bible does not explicitly command or endorse birthday celebrations. However, it provides examples of birthday observances and we can draw some reflections on their significance and how they can align with the Christian worldview. Nung bata pa ako, naalala ko pa ang mga birthday celebrations na inihanda ng aking tatay. I remember him giving me gifts. Binibili niya ako ng mga bagong damit, and one of my favorite gifts is a leather jacket. Siguro I was 6 years old noon, kasi I remember na lagi kong suot yun noong preschool pa ako sa UCCP, dyan sa may Burnham. I love leather jackets mula pa noong bata ako. We think about gifts attached to birthdays. Nung teenager na ako, hanggang college, I celebrate my birthday with friends. Ang birthday sa akin noon ay, inuma na! After college, medyo reflective na ang celebration. Gusto ko nang mag-isip at magplano kung ano ang nangyari sa buhay ko during the past year at kung ano ang babaguhin ko at i-improve. Nung naborn again ako, aside from reflecting about the past year, Thanksgiving was added to it. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng mga nangyari at napagdaanan ko at sa presensya niya sa aking buhay. Even in my darkest moments, ngayong gabi, I was led to share to you ang tungkol sa birthday. Ang birthday ay sineselebrate natin mga Pinoy, syempre, pero maraming pagkakaiba ng pananaw. Isa sa mga paborito kong song ay ang birthday song ni Don McLean. Hindi po siya Christian song, but we can resonate deeply with the ideas expressed in a Christian reflection on birthdays. Let me share to you a short video of this. Pasensya na po kayo at medyo tumatanda na tayo. Hindi na po pareho ng kabataan natin ang ating boses. Kaya here it goes. I could say the things I feel, it wouldn't be the same. Some things are not spoken of, some things have no name. And though the words come hard to me, I'll say them
just for you. For this is something rare for me. This feeling is so new. You see, I love the way you love me. Love the way you smile at me. I love the way we live this life we're in. Long ago I heard the song that lovers sing to me. And through the days of each new phrase I hum that melody. And all along I loved the song, but I never learned it through. But since the day you came along, I've saved it just for you. You see, I love the way you love me. Love the way you smile at me. I love the way you live this life we're in. I don't believe in magic, but I do believe in you. And when you say you believe in me, there's so much magic I can. Now you see me, now you don't. Watch me dive below, deep down in your love lake, where the sweet fish come and go. And I might sink and I might drown, but that don't mean a thing, 'cause life continues right along. I play this birthday song I learned from you, and you can't even sing. Ayan, asensya na po kayo. But you know what? Don McLean's birthday song touches the themes of love, reflection, and appreciation. Ang lyrics ng kanta ay nakatuon sa pagdiriwang ng isang someone special and reflecting on the shared moments sa buhay, pag-ibig, at connection. Ang mga theme ng awiting ito ay maaring mag-align with the Christian approach to birthday celebrations na binibigyang diin ng pasasalamat, ng reflection, at ang kahalagahan ng mga relationships. In the song, Don McLean sing about the value of another person's presence in his life and how that person makes life more meaningful. Ang idea ng ito of recognizing the significance of a loved one mirrors the biblical principle of giving thanks for the gift of life and the people God places in our path. Tulad ng paggamit ni Don McLean ng kanta upang maipahayag ang pag-ibig at pagpapahalaga, ang mga Kristiyano ay maaring mag-celebrate ng mga kaarawan upang maipahayag ang pasasalamat sa Diyos sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Bukod dito, ang birthday song encourages reflection sa paglipas ng oras at mga moments shared with others, which parallels the Christian practice of reflecting on God's faithfulness through each year of life. Sabi nga sa Psalm 90 verse 12, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Birthdays provide an opportunity to look back kung ano ang mga nangyayari na pinahintulutan ng Diyos sa ating buhay, and express thankfulness while also looking forward kung paano tayo ay maaring magpatuloy na maglingkod sa purpose ng Diyos sa ating buhay. The song captures the warmth of gratitude and connection, while a biblical reflection on birthdays emphasizes gratitude to God and for His sustaining grace, the relationship He gives us, and the purpose He has for each of us.
Both perspectives lead to celebrating life and thankfulness and love. Sa ganitong paraan, ang birthday song ni Don McLean and A Christian Worldview sa birthday ay nagbabahagi ng theme of thankfulness, reflection, and love, making the song a fitting complement to a spiritually grounded birthday celebration. Okay ba? Tara, pray na tayo. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude as we reflect on how we celebrate the gift of life. Thank you for those who are celebrating and have celebrated another year of their life, for the experiences, joys, and challenges that have shaped them. As we reflect on the significance of birthdays, thank you for reminding us that each day is a precious gift from you, a new opportunity to grow in faith and love. Help us, Lord, to treasure the moments spent with loved ones and to remember that our time on earth is meant to glorify you. Let our days be filled with purpose, kindness, and a deepening relationship with you. Guide our steps as we walk through life, trusting in your plan for us. May we always remember that our true worth comes not from the number of years we celebrate, but from the love we share and the impact we have on the lives of others through your grace. Strengthen us, Lord, to live lives to honor you, reflecting your love, mercy, and compassion. We ask this in the name of Jesus, our Lord. Amen and amen. Salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay nakapagbigay po ang ating episode ngayon ng karunungan at kaliwanagan upang maging mas malinaw ang ating pangunawa at gabay sa direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Abangan niyo po uli ang ating susunod pang mga weekly devotional. Kung meron po kayong mga prayer requests or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Kung gusto niyo pong i-like o i-share ang ating episode, nasa FB page po at mga social media accounts ng Cool FM. Mag-subscribe na rin po kayo sa aking YouTube channel, ang Silver Lining. Nandun po lahat ang ating episodes. Salamat po muli. Ako po si Silver. Sa pahintulot po ng ating Diyos na nagbibigay liwanag, karunungan at pangunawa, nandito muli ako next week. Bye! God bless and shalom to everyone!